hindi po natapos doon sa brutal na sa dispersal. Nagtaka po rin kami dahil ang likod po ng Methodist Center ay meron na pong nakaplangkang isang batalyon ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army. Diba? At sa harap po namin, sa harap ng sa gate ng Methodist Center, andun po ang Philippine National Police na naka-long firearms. Diba? Ganun po ang senaryo pagkatapos ng despair. At wala po silang pinapapasok. Diba? Kahit po yung mga madre, di ba, obispo na kumasok po ay buong gabi po silang hindi pinalabas. Dinitain po ang mga madre pati ng isya. At lahat po ng pumapasok ay kailangan daw pong magsulat. Di ba? Kailangan daw pong magsulat sa kanila. Na maglat po ang lahat. Pati po ang media ay hindi pinapapasok. Diba? Sa hindi po malaman na dahilan. Anong legal na dahilan nila kung bakit nila ginagawa yun. Diba? At ang nangyari po, hindi po namin ma-rescue yung mga magsasakang na tamaan dahil bawal po kami lumabas. Diba? Noong araw ng dispersal. Diba? As of now, meron pong kumpirmadong dalawang patay ng mga magsasaka. At inahanap pa po, di ba, yung 89 na missing, 30 na wounded, di ba, by gunshot. Di ba? At meron pong nakadetail na 75 na mga farmers, at isa po dito ay hindi po kasali sa nagbarikada kundi dumadaan lang po na sibilyan. Diba? At ngayon po ay inasuhan po nila ng direct assault itong 75 na mga binitay nila. 24 po dito ay mga babae at meron pong tatlong buntis. Diba? Ang kalagayan naman po sa mga ospital, di ba, meron pong nasa ospital na wounded, mismo nakita ni Robin Padilla sa pagbisita niya ang isang magsasakang nakaposa spot, di ba, kahit na nasa ospital at guardyado ng mga armadong pulis. Di ba, ganun po yung senaryo. Pati po ang bangkay na gustong i-release ng pamilya. Di ba? Dahil po, gusto po lang i-release dahil para ibig. Dahil ang kultura ng mga manubo ay parang mga moro na pag namatay ay agad-agad itong nililibing. Pero, hindi pinapayagan ng kapulisan na i-release ang bangkay hanggang hindi daw po umuwi yung mga magsasakang nagbarikada na andun, nagsip ng sanctuaryo sa Methodist Church. Diba? Ganun po ang kalagayan. Batas militar. Martial law. Diba? Ang ginagawa doon sa North Cotabato. At hanggang sa kasalukuyan, ngayon ay patuloy po naghahanap ang fighting mission team dahil noong April 4 hanggang ngayon ay April 6 ay nagkaroon po ng national fact-finding and humanitarian mission na pinamunuan po ng bayan, ng Kinusapang Bukit ng Pilipinas, pati po ng Karapatan. Hanggang ngayon po ay naghahanap pa po ng mga missing. Inahalugot pa po ang mga ospital na nililimitahan po ng kapulisan na pumasok ang fact-finding team. Sa hindi nila alam, sa hindi nila may paliwanag anong legal na basihan nila. Ang parati nilang rason, utos daw po sa taas. Noong kinarap po ng Negro Panel, si Chief of Police Kalinga ng Kinabawan City, kung bakit merong nangyayaring humbleting doon sa Methodist Center, bakit kinokordon, ang sinabi ni Chief of Police
Colonel Kalinga, utos daw po sa taas. Puro po utos sa taas. Diba ang kanilang nirason? Kaya po nila sa ginagawa yung martial law sa North Cotabato. Diba? Ganun po mga nakababayan ang kalagayan sa North Cotabato at kaya po kami kaninang umaga ay lumipad po dito para po maipaliwanag at maikwento po sa inyo kung ano po ang nangyayari doon sa North Cotabato. Tumakas lang po kami. Diba? Kami po nakakasuhan ng Philippine National Police. Ako, si Pastor Mary Joy, pati yung tatlong leader ng mga magsasaka at lumad ay kasuhan. Tumakas lang po kami. Diba? Dahil nakabantay po ang sa mga polis. Maswerte po kami dahil nakarating po kami dito para po maipaliwanag po sa inyo kung ano po yung nangyayari sa mga at maraming salamat po sa inyo na naminig sa totoong kwento ng Kidapawan Massacre, nakinig po sa kapatid natin ng mga magsasaka na ang kahilingan ay bigas pero bala ang ibigay ng ating pamahalaan. Kaya na kami po ay nananawagan na tulungan po natin ang 75 na kinasuhan kinasuhan na po nila ang mga 75 na magsasaka. Tulungan niyo po kami na i-release yung mga sugatan doon sa ospital. Tulungan niyo po kami na paalisin yung mga pulis sa ospital at tulungan niyo po kami i-release at hanapin po ang mga bangkay po ng mga kasamahan po namin ng mga magsasaka. Umaasa po kami sa inyong tulong at maraming salamat po.